Ngayon ay independente ako kasi as an nakalagay doon sa liham, independent legislator. So, ang sa akin dito, para sa Pilipino. So, ngayon, ang status ko, wala pa ako, wala pang partido. Well, hinarify natin na hindi naman kayo nag-ipagsuwalay kay President Digo. Yung relationship niyo po with Senator Bato, Senator Padilla, dun sa and Senator Go, ay sana manatili kami magkakaibigan. Kung matatandaan nyo, noong huling leg ng ROTC game sa Cavite, ay inanyayahan ko pa si Senator Bato na maging isa sa mga panauhin. At dumating naman siya, pinaunlakan niya. So we'll remain as friends. We'll remain as colleagues. And as their majority leader, I will continue likewise to facilitate their legislative measures. Sir, doon sa yung sa mga Olympian natin, yung bang award ninyo merong kasamang cash? Ay, pag-uusapan namin ni Senate President. Kasi noong nakaraang kongreso, yung binigay namin kay Heidi Lynn, ambag-ambag kami. Pero nabalitaan namin ngayon sa House, nagbigay na sila ng malaki kasi marami naman talaga sila eh. Kahit mag-voluntarily contribute sila, malaki talaga ang malilikom nila. Kakaunti lang kami. So, alam, pag-uusapan namin ni Senate President yan at nung aming mga kasamahan. But definitely, may mga personal contribution, lalong-lalo na sa lahat ng medalist natin. That is on top of the under the law? 10 million. Yes. Personal na. Tsaka yung sana makita niya yung medalya. Di ba, makikita niya. Naiwan ko lang dun sa opisina. Can we get that? Oh, yung binigay namin kay Heidi Lynn dati. Oh. In recognition sa yes. Maganda. Yes. Yes. Yung, sir, yung ibibigay doon na bahay dito sa Tagaytay. Ako. Patay tayo doon. Wala pa akong Kasi napasubo tayo noong nakaraang Olympics eh. Si Yumir, si Heidi Lynn, at si Carlo, at si Nesty. So, tingnan muna natin. Pero nagbigay ata ang Mega World ng condominium kay Caloy sa isang condominium dito sa BGC. Wala nang politika, okay na. So, yung tinatanong mo nimpa kanina, yung Germany. Yung sa Japan, hindi pa namin natatanggap formally yung RAA. Pero mamaya papunta yung pamunuan ng Department of Foreign Affairs sa akin. Tapos, ang alam kong kasunod na nakalista is France. And then, pumutok nga itong Germany. So, lumalabas ito na bahagi din ng aking sulat kanina na naging dahilan na mas maraming mga kaalyado tayo na tumutulong at kumikilala sa ating karapatan at soberenya ay mas matibay ang ating posisyon ng Republika ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. So hindi natin dapat isa-isang tabi lahat itong mga ito, sila yung tumutulong sa atin. So nararapat lamang, katatapos lang nung isang linggo ng joint naval exercise between the Philippines and Japan sa West Philippine Sea, nararapat lang na matuloy ito. Isa na ngayon sa naging dahilan nung aking pag-alis sa Lapian. Hindi ba yung bilateral at saka multilateral somehow somewhere magkakagrupo naman? Hindi. Ang bilateral, ang kausap lang natin yung dalawa lang, isang bansa. Yung isang bansa kasi yon ang gusto nila, tayo lang ang mag-usap. Kagaya nung nangyari, although nagkaroon naman ng output doon sa 9th BCM, bilateral consultative meeting, yung nakapasok sa ayungin, in the long run, kailangan nating makasama lahat kasi UNCLOS is a multilateral agreement. Hindi naman dalawang bansa lang yun eh. UNCLOS is an agreement involving the entire world. So, mabalik ako dun sa tanong na ito. Yung medalyang binigay natin nun kay Heidi Lynn. Good Hindi naman.
Oo. So ito yung medalya. So once completed, kakausapin ko pa si SP, ganito ang labas no, no? Naka-frame yun ng isang malaking diploma na nandoon din yung medal. So forthcoming na ito kasi may Senate existing Senate resolution ito. Palipat-lipat yung tanong mo kanina, Olympics ang... Kasi yung nababakit niya, is it safe to say na ano ba? Na. Yung PDP is parang sumusunod sila doon sa narrative ng kabilang partido? Paano? Yung parang mas pro... China, hindi ko na masagot yan. Siguro sila yung kausapin nyo doon. Baka merong, I have not been in talking terms with the hierarchy anymore. So siguro sila yung si Senator Robin Hood ang pwede nyo tanongin at saka yung ibang pamunuan. Sir, sinasa kausap pa naman si President Hood. Hindi mo in-explain sa kanya na hindi naman kailangan ikaw umalis sa partido. In-explain ko lahat, alam mo, napakabait ni Presidente Duterte. Lahat na unawaan niya. Lahat na unawaan niya. Sabi niya, Francis, kung ano yung sa tingin mo tama, gawin mo. Wala kang makikita, wala kang maririnig na kakaiba na sasabihin ko. At sinusuportahan kita dyan. Kulang na lang sabihin na Madeen Francis, mahal kita. Parang ganon. No, that was before. That was before. That was done in Davao. Ata. Oh, yes, yes. Presidency Senator Padilla. Before noong panawagan ni ano, before noong bagyo. Tagal na 'yon. Iba pa yung presidente noon, si Congressman Alvarez pa. Oh, kasi kauupo lang ni Senator Padilla. Sir, what made you parang talk muna na magkakaganito yung... Hindi naman, kasi ayaw ko namang magsalita. Kasi consistent ako sa West Philippine Sea. Ever since day one, di ba? So, any divergence should not affect my own personal stand as well as the party stand. Okay na tayo? Okay na tayo? Thank you.